Welcome to my YouTube channel, si Lealangto. So, isi-share ko naman sa inyo ang aking mga aglaonema. Ang aglaonema ko na si Red Siam. Ayan. O, tinatawag siyang red lipstick dahil sa kanyang, ayan, mga red na lining. Ayan, may mga red siyang lining. So, ayan. Dami na nila. Ayan. Si Aglaonema na red lipstick. Ayan. O red siam. Ayan. So, umuusbong na siya. O, ayan. Ang dami na niyang pausbong. So, madali lang tong alagaan at paramihin. Ayan. So, ito tinry ko through cuttings. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, may suloy na siya. O. Natin yung pattern. Ayan. Kung makikita natin ito, pinutol ko lang itong pinaka-stem niya. Ito, nilalagyan ko rin siya ng mga dry leaves. Ayan o. Kasi conditioner din yan sa halaman. So, maganda rin yan. Kung okay siya sa plants nyo, pwede nyo rin ilagay yung mga dry leaves. And ito, nilalagyan ko ng bawang para hindi lumapit yung mga insect. Ayan. So, ayan. Pwede ka rin maglagay ng ganyan. Pwede rin namang hindi. Mga, kung meron ka mga pang spray, pwede rin. So, ito, ginawa ko dito through cuttings. Ayan. Ginawa ko dito through cuttings. So, ayan. Humaba na kasi ito. Ayan. O, ganito siya. So, gilin natin. Ayan. Ayan siya. So, ito, pinutol ko lang yung dito niya. Ayan, mga lines na yan. Pinutol-putol ko lang. Basta magtitira ka lang ng mula dun sa may stem niya. Magtitira ka lang dito. Ayan. So, sa pangalawang guhit, pwede mo na siyang putulin. Then, yun yung i-propagate mo sa kanya. Ganun lang ang ginawa ko dito. Ayan, dito sa dalawa. So, ang nangyari sa kanya, ayan. Sumusuloy na siya. Makikita natin, ayan o. Tumutubo na siya. Ginawa ko lang dyan, binaon ko lang siyang ganon. Pwede rin, ayan. Binaon ko kasi yan eh. Yung iba, ang ginagawa, pinapatong lang. Nagkakaugat na rin siya. Pero ako, tinry kong ipasok sa soil. Then, ayan. Nakakatawa kasi nga, tumubo na siya. O, diba? Ang ganda. Ayan o. O, diba? Ang bilis lang niya. Siguro wala pang, ano to, 3 weeks. Ayan, gumanyan na siya. Diba? Ang bilis lang niya through cuttings. Diba? Ganyan lang ang ginawa ko sa kanya. Diba? Ang ganda. Kasi nga, naano na siya. Tumubo na siya agad. Ganyan lang magparami. Diba? Ang bilis lang. Ito kasi nakatambay. Natumba siya. So, sa, ano niya, sa watering niya, huwag lang siyang ma-overwatering kasi si Aglaonema, gusto niya yung medyo nag-dry siya bago natin siya diligan. Diba? Tapos, huwag din natin siyang i-full sun. Okay lang kung morning sun, pero kapag tanghali na, so, i-shaded area na natin siya kasi yun nga, mabilis matuyo, ay masunog ang kanyang leaves. Bilag na ito. Naku-full sun ito. So, ayan. Nagda-dry ang kanyang leaves. So, nagkakaroon siya ng dry. Diba? So, try lang natin din na morning sun lang. O kaya yung, kasi diba may part naman na bahay na natututukan ng morning sun. Para hindi natin tatanggalin-tanggalin yung doon. Yung part na matututukan ng morning sun, tapos diba nagkukulimlim na siya. O kaya natatakpan na ng anino ng bahay mo. Hindi na siya masyadong naiinitan kapag ka tanghali na. So yun, doon natin siya itutok sa may morning sun na dinadaanan ng yung tahanan. Kung saan yung part na natututukan lang ng morning sun. Ganun. O kaya kung ay maganda, shaded area lang, pwede rin sa loob ng bahay to. Kasi ang ganda niya.
Maganda nung pagkaano niya, oh. Diba? May mga red siya sa ano, lining. Diba? Sa likod niya ganyan. Tapos pinkish pa yung kanyang pinaka-ano. Ayan, oh. Pinkish siya. Diba? Ganda. Maganda yung ganito. Yung mga dry leaves. Kasi ano siya, eh. Yun. Conditioner siya ng soil. So, okay din siya. Tinry ko rin siya, maganda rin na kanilabasan niya. Hindi naman siya nakakasira ng leaves. So, kaya okay siya. So, pag na-try natin na magkaroon siya ng flower, yung iba hinahayaan lang natin. Nagkaka-flower din to. Hinahayaan lang nila. Pero yun nga, once na magkaroon ng flower, yung aglaonema natin, dapat tinatanggal daw. So, hindi ko pa siya kasi na-try eh. Na-try ko dun sa evergreen ko, pero tinanggal ko kasi nga sabi nila, baka daw mamatay yung leaves. Kasi lahat ng nutrients dun napupunta. So, si leaves mamamatay. Hindi na siya maglalash. So, mapupunta na lang yung ano sa kanyang pinaka flower. Kaya, tanggalin na lang natin para at least mabubuhay si aglaonema natin. Ano ba? Ayun lang po ang aking isi-share sa aking aglaonema red siam. Thank you for watching. Like, share, and subscribe.